Hello mga kaibigan! Eto, pag-usapan natin yung isang comment ng ating isang followers and subscriber. Tinatanong niya kung sino ba daw ang magpapalipat ng pangalan ng kinuha niyang repo na motor. Tara mga kaibigan, pag-usapan natin. Ayan mga kaibigan, ito yung aking ginagamit na motor na si Kabit Honda Beat Fi. Okay. So, yung pasimula natin, yung una natin at sinasabi natin doon ay sino ba raw ang magpapalipat ng pangalan kapag kumuha ka ng repo na motor, mga kaibigan. Ang repo, ito yung pinagandang pangalan lang ng second hand na motor. Ito yung mga binabatak ng kasa, sinosoli ng mga buyer o sinosoli ng mga rider na hindi na nila kayang hulugan. O ibig sabihin, parang sabihin natin sa alas, nasubasta na. O ibig sabihin talagang hindi na nila mababayaran. Kaya ang ginagawa nila ay sinosoli na lang nila ito, or minsan naman, sinasabi ko sa inyo, ay binabatak ng kasa. Minsan nagkakaroon pa nga ng issue kapag binabatak ng kasa yan, lalo na kapag kinuha sa loob ng bahay. Okay? Tara, pag-usapan natin yan mga kaibigan. So, ang reposes mga kaibigan, ito yung motor na merong unang nagmamay-ari. Ibig sabihin, ikaw ay second hand pa lang nagagamit nito. Sa totoo yan, second hand or pwede pa kang third hand ka pa, o ibig sabihin third owner ka pa mga kaibigan. Kasi ang repo, kung sinong unang nakapangalan, o ibig sabihin natin sa brand nyo niya, yun po ang nakalagay sa rehistro ng kanyang ORCR. So malino po yan. Kung kanino inirelease ang motor, doon din po nakapangalan ang ORCR. Ngayon, balikan natin yung tanong. Sino ang magpapalipat ng pangalan kapag kumuha ka ng repo sa kasa? Mga kaibigan, simple lang po yan. Kayo po ang magpapalipat ng pangalan niyan para mapapunta po sa inyo. Hindi po cargo ng kasa na magpalipat ng pangalan ng repossess sa bagong owner nito mga kaibigan. Siguro kung merong deal kayo ng kasa, okay yon. Pero karamihan mga kaibigan sa kasa ay hindi po sila ang naglilipat ng pangalan. Kung sino na po ang sumambot o sumalo ng repo ng motor, siya na po ang magpapalipat ng pangalan sa kanya. So syempre, paano magpalipat? Dadalhin mo po siya sa HPG o sa Kapo Karami para ma-check kung meron po siyang history ng crime o kung iba't iba po. Yan, mga kaibigan. So, napaka-proseso po ng pagpapalipat ng pangalan. Siguro gagawa pa tayo ng separate video kung paano po magpalipat ng pangalan from repossess to sa magiging owner na po. Okay? So, yan lang mga kaibigan na sana may natutunan ulit tayo sa video na to. At syempre, shoutout sa nag-comment ng ganito. Okay, maraming salamat sa inyo. Ingat tayo palagi kasi alam naman natin, may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye! Thank you!